Di kaya anak niya rin yan. Kasi yung nabili ko naman yan, wala eh. Di kaya anak din niya ng ni Mami Gabi. Shoutout po sa ating mga kasuper na sina Dexter Angat, si Paring Ogrimen, si Boss Raul ng Maintenance, at ang bago nating kasuper na si Psycho. Thank you for watching. Eventually, kasuper, talaga pong na-curious ako sa nilalang na ito at na-intrigue ako. Nag-search po ako sa Google kay Boss Google. Minsang napadaan po ako sa isang fish store sa San Jose, Bulacan. Ay nakita ko po itong orange dumbo ear. At na-attract po ako sa kanyang kagandahan. Kaya binili ko po siya. Isa pa, buntis po yung dumbo ear na yun na nabili ko. Na hindi ko namalaya na meron po pala siyang kasama parasite na nakadikit doon sa dumbo ear. At nakita ko na lamang po ito na itong nilalang na ito nung nakahiwalay na agad siya. Siguro dahil sa binuhusan ko ng fresh water yung tubig o yung lalagyan ng ano, ng isda. Marami pong klase ang mga parasites. Pero itong klase pong parasite na ito na nakita ko dito, ito ay pang outer side lang sa balat lang ng fish na tumitira na para siyang kuto ang pinaka size niya. Kung sakaling ito naman po ay makain ng isda, ay meron pong mga isda na tinatabangan pong kumain. Siyempre pag hindi kumain, unti-unti po ay manghihina yung isda hanggang sa totally mamatay po. Ang iba naman po ay nakaka-survive naman. Kain naman po ng kain yung mga fish, pero kahit na ano pong kain nila ay hindi po lumalaki kasi ang kumakain po ay mas maraming napupunta dun sa parasite na nasa loob ng katawan niya kasi halos yun ang umuubos ng kinakain niya kaya laging gutom. Ayan po ang itsura niya, mga ka-super. Yan. Kita laman loob. Mabuti nilang mga ka-super at nakita agad natin ito. Upang hindi na siya makapaminsala pa sa buong aquarium. Para sa parasite naman ito ay kinakailangan natin siyang dispatchahin na dahil magiging balakid ito sa mga kalusugan ng ating mga isda. Kaya paalam sa iyo.